Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Back to work na tayo. Back to reality na tayo. Work and dumpster. Mamaya, mag-dumpster tayo. Namiss ko na yung ating mga Mr. Bean. Wala, maulan siya ngayon ha. Hindi siya sunny. Okay lang yung maulan para magkara yung snow ay mag-melt na. Paunti-unti na mawala yung snow dito ba? Di gaya nung bago ako umalis. Medyo makapal-kapal pa yan. Ngayon, kunti na lang. Madami kaya kami lilinisan. Sana kunti lang. Para yung katawan ko ba, hindi agad mapagod. Kasi I'm not yet ready to go back to work. Nag-enjoy pa ako doon sa bakasyon ko. So, pasok muna ako dito sa work. Inubo, magtuloy ako eh. Ay, finally, tapos na tayo mag-work. Sakit ng aking paa. 13 rooms lang naman yung ating nilinis today. Ano ba itong lamunan ko? Parang may nakabara. Ako na lang yata ang natira dito naglinis ng mga rooms. Yung mga ka-workmate ko, uwi na siguro sila. Sakit ng aking paa. 7 hours din ako naglakad-lakad. 30 minutes rest lang yan. Tapos after, so mga 6 and a half na lang pala. Kasi kung 7 hours, hindi nag-upo ako ng 30 minutes. So minus na yung 7 hours. So I mean, 7 hours ako andito sa work. Dahil tapos na tayo mag-work, masura na tayo. Doon na tayo kay Lucky Bean. Sana wala makakita sa atin doon kay Lucky Bean. Ano kaya ang laman ni Lucky Bean? Maglagay muna ako ng face powder kasi yung ating muka masyadong oily. Pero naman, medyo maano mo yung ating muka, matabunan. Pero yung ating lipstick, makapal pa. Kaya okay lang ang ating lipstick. Okay. Lagay muna ako ng jacket at lalabas na tayo. Oh, ang sarap sa pakiramdam, makalanghap ng sariwang hangin. Kasi doon sa loob, dry yung air doon. Air yan, grabe naman yung pagka-air Mars. Ang hangin. After natin dito sa Lucky Bean, pick up ko si Mixo and then pick up ko din si Daryl. Sasamahan niya ako mamasura, pero hindi niya ako samahan dun kay Mr. Bean. Sasamahan niya lang ako sa sasakyan para yung ating Mixo hindi lonely dun sa car natin pag namasura ako, at hindi rin natin pwede iwan si Mixo mag-isa sa loob ng sasakyan kahit sobrang bilis ko lang dun kay Mr. Bean. Hindi nga abot ng 5 minutes, 3 minutes eh. Iiyak si Mixo pag nakita niya akong umalis tapos siya lang mag-isa dito sa sasakyan. At baka ma-report pa tayo na iniwan yung bata mag-isa sa loob ng sasakyan. Pwede naman iwan yung bata pag malaki na, gaya sa edad ni Miggy. Meron ng nakakaintindi na, nakapagsalita na, nakakapaglakad na. E si Mixo natin, pag iniwan dito sa loob ng sasakyan, hindi makaalis doon sa upuan niya. Hindi alam anong sasabihin niya kasi nga hindi pa marunong masyado talaga magsalita yung ating Mixo. So mas buti na may kasama si Mixo natin dito sa sasakyan. So, wala eh, bilis naman ang oras. Ayun, may bakante dito sa area natin. Ang tanong kung bukas ba? Uy, bukas nga si Lucky Bean. Ayan. So, antay-antay muna tayo. Kasi andun yung lalaki. Andun siya sa ano? Sasakyan. Nagkahakot ng i-deliver siguro niya yan sa customer. So, mag-antay-antay lang muna tayo at sana hindi maubos yung oras ko dito kakaantay bago natin pick upin yung ating Mixo. Kasi 30 minutes na lang, oh. Kailangan na pick upin yung ating Mixo. Umalis na yung van.
Ayun na naman ulit yun. Uy, may lumabas na sta. Ayun, may nakabukas yung pinto. Ayun, may lumabas nga na staff. Parang magtatapon. Ano ba yan? Uy! Tik-tak, tik-tak. Yung oras, ang bilis. Grabe, 15 minutes na ako nakaupo dito. Uy, pasok na kayo. Ano ba yung ginagawa niya yan dyan? Yung lalaki dun. Yung ginagawa siya dun sa harap ng pinto. Parang magtatapon ng liquid. Ano ba yung liquid? Hindi ko masyadong makita. Pero may baldi siyang bit-bit. Sige na, pasok ka na bago may lumabas ulit na staff. Ayan. Pumasok na talaga sila. Dahil yung oras ay papalapit na mag-out. May mag-out na naman yan dyan mamaya. Kaya bilisan ko na kung ano yung nakuha ko. Dahon ng laman, Mr. Bean. Pero mga nag-grips akong kuha. Wala yung strictang staff dyan na laging nakakahuli sa akin na yung kanyang kilay ay laging nakataas. Bilit sana ako dun kay Mixo. At the same time, tawagan ko si Daryl na on the way na ako para makaready na siya. Dahil diritsa pa tayo dun kay galanting Mr. Bean. Tita, welcome. Yung nasundo ko na si Mixo natin. Dito na din si Daryl. Sa labas ng kanilang apartment, dinaanan ko na siya para hindi na siya maglakad kasi malamig dahil malakas ang hangin. Ayan. Ayun, malaroan ng ating Mixo. Hi, Da! Ang lamig. Ang lamig. Mixo, oh. Your toy. Ayan. How are you, Da? Okay. Akala nyo, ako daw na yung nagalagala. Si Daryl din nagalagala. Napunta dito ng Estonia. Explore, explore. So ayan, guracha na tayo doon kay Mr. Bean. Uy, dito na tayo kay galante Mr. Bean. Sana swerte tayo ngayong araw na ito. Bukas ng hangin. Feeling ko paparirin ako. Anong paririn? Papalirin ba?
na ako. Baka may makahuli sa atin. Wala man tayong jackpot today. Oy. Yung hindi mo abot ang Mr. Win. Kawawa ka marig ko ini. Ay, yung pagbabalik natin sa dumpster, napakyas man. Wala man da. Ano lang man to nakuha ko. Oy, onion. Wala man. Ba sa bago ka naglapay? Oo. Isa lang yung may laman dun. Onion. Meron akong onion nakuha. May onion pa kayo? Kasi madami naman yan at hindi ko din yan maubos. Kaya uy, uwi na tayo. Ano mo yung ating pamamasura ngayon, uy? Binukya man tayo, uy. Hindi tayo bukya. Hindi lang masyadong laki ang pamamasura natin. Da, kawawa tong hindi abot si Mr. Binda. Alam mo ba da, meron ako nakita dog yung balde. Plastic. Tinapakan ko da kasi da nag-crack. Tapos, hindi ko siya ma tawag nun yung parang konting tumba yung bin kasi mabigat na siya sa ilalim. Siguro mga mabibigat na naman yung nasa ilalim like patatas. Ang hirap niyang yung ganyanin ba? Oh, hirap niyang tumbahin saglit. Ah, natawa ako. Putik mo to. Kinukuha ko yung ano doon yung sweet potato da kasi nasa plastic eh. Yung plastic, walang buhay. Pag hila ko na ay. Natapon, hindi. Ando na naman. Nakuha, pero nakuha mo. Nakuha, yata ko ng isa, dalawa. Tapos bilat ko ginaganyan na, di talaga. Natawa ko sa sarili ko doon. Sabi ko, huwag na nga. Kasi pag natagalan ko pa yun, at itumba ko talaga lalo yung bin. Mahuli ako. Huwag tapos, ano, makapagalitan ba? Bakit ang ginagawa mo dyan sa loob? Kasi yung dyan na bin na yan, sinisita talaga ako. Kahit sinisita ako, pinupuntahan ko pa din kasi madaming jackpot dyan. Ano ba ngayon? Wait, Thursday. As in the, isang bin lang yung may laman. Baka nagtapon ko yun. Tapos, yung isa doon may patatas. Meron pa naman kaming patatas sa bahay. Pero yung ano talaga, yung iba, sabi ko, wala, bukya. Ano ba yan? Binukya tayo. Baka kinuha na ng basurero. Baka schedule nila po. Hindi, ang schedule dyan da. Monday. Friday. Naalala mo dati yung pumunta tayo dito? Wednesday or Thursday, madaming laman. Pag Friday niyan, wala yan. O baka mas maaga lang tayo ngayon. Kaya baka magtapon pa sila. Wala, hindi na yan magtapon. Kasi usually ganitong oras tayo pumupunta. Ah. So wala, pero at least meron akong kuha. Nakakuha ko ng itlog. Ikaw na kailangan bumili ng itlog doon. Naubusan na kami ng itlog. Alam mo pa sabi ni Pars kanina, oh. Ay, kailan ba yun? Kahapon. Sabi ko, oh, last na pala tong itlog. Sabi niya, yes, you need to go to dumpster. Natuwa to si Pars. Ayun, uwi na kami kasi si Mixo nagwawala na. Madilim na. Yan, naabutan na tayo ng dilim. 5:30 pa lang naman ng umaga. Hindi naman masyadong night talaga. Lipat ko na yung ating naharbat dito sa kabilang bag. Madilim man. Uy, sa bahay na lang tayo magchismis. Well, wala kayong nakikita dito. Nakikita nyo yung anino ko lang. Kasi madilim. Kain muna tayo. Ayan, naka-uniform pa ako. Hindi pa ako nakapalit dahil gutom na talaga ako. Kumain naman ako kanina sa work. Ay, anong oras na? Alas 6 na. Ano lang yung kinain ko kanina? Baon ko ay isang piraso ng itlog. Tapos kumain ako ng saging at apple. So, alas 12 ko yung kinain. Eh. Ngayon, anong oras na? Gutom na talaga. Tapos itong mixo natin, pagpasok namin, nagwawala pa. Dahil ayaw pumasok. Gusto niya pa doon sa loob ng sasakyan. What happened? Hindi daw ma. No! You can't take it because it's ano, oh. Very small. Yung green peas. You just use your hands.
Your hands. Just hands. More easy. Like that. Good. Buti na lang talaga merong pagkain sa ref. Kagabi kasi, nagluto talaga ako ng food namin para ngayon. Tapos yung kalahati nito, binaon ni Pars. E ngayon, nag-message si Pars, nagutom na din daw siya. Nagtanong siya kung meron ba kaming pagkain sa ref. Maghanap ako mamaya doon sa freezer, ano pwede lutuin para sa Pars natin. Gutom na din daw talaga siya, mamaya pa yan. Rush or so uwi. Kain muna ako, tapos i-unpack natin yung ating nakuha doon. Kunti lang naman yun, pero at least meron tayong kuha. At tutuan natin si Pars ng pagkain para makakain din siya pag-uwi niya galing sa work. Sold na yung aking chan. Finally, nakakain na din. At yung aking nakita doon sa freezer namin. Ito na lang yung lulutuin ko kasi mabilis lang naman to. Ito ay steak. Yan. Lagay ko lang yan mamaya sa mainit na tubig para ma-defrost. And then, pritohin natin bago dumating si Pars. Tapos ito naman, chicken din to. Ilagay lang to siya sa oven para bukas. Meron na naman tayong ready na pagkain dito ba. Maganda talaga basta merong mga luto-luto na pagdating natin. Ganyan, pagdating dito, walang magluluto. Okay lang sana kung meron tayong tagaluto, tagalinis. Eh, kanya-kanya buhay man kami dito. So, kailangan prepare yung ating pagkain pag dumating na tayo para pagdating natin, hindi tayo ma-high blood ba kasi wala pa tayong kain tapos wala pang pluto sa ref natin na ready. Tapos minsan pa na ganito yung ating mixo nagwawala. Ay nako, ma-high blood ako lalo. Ay, mita meho. Buti na lang, meron tayong chicken ulit na nakuha. Ilagay ko to sa ano. Ha, mita? Mita meho. Lupo meho. Ay, naku, yung ating mixo. Betta. Lupo, betta. Nyaran, sir, betta. Ay naku, hindi ko to maintindihan tong batang to. Ay naku, kanina pa kami nag-aaway nitong dalawa. Kasi ayaw niya kumain, tapos kailangan mo pang ano, uto-utuin. Ay naku, mitanit. Ha? Mayan, eh Mara, I don't understand what you're saying. Ikaw lang naman nakaitindi sa sinasabi mo. Yan, ano? Ah, Yatsuki. Eh, lupo rakas, lupo. Kato, oh, the box is there, oh. Ito yung hinahanap niya, Kato. Ito pala. Ni si lupo. Oh, marunong to magbukas, oh. Oh. Ni si lupo. I told you, it's... Ano, lupo na. Nanugo pa. Nanugo pa ka. Sabi niya, mama, bumili ka. Sana, say, mama, please, buy me ice cream. Come here. Say it again. Mama. Mama. Please. Buy me. Me. Ice cream. Lali. Hindi ba kalitok? Ito kasi yung paborito niya. Para lang siyang ice candy sa atin. Juice yung mga flavor na fruits yung nakalagay. It's no more na. Yeah. But tomorrow, mama will buy. Okay? Tomorrow we'll buy, okay? Oh, it's time. You stand up because I will clean what I've got and then I need to cook food for your... Isi. Ay, nako. Ganyan yung sinasabi ko. Ang hirap maging nanay.
nasa'yo lahat. Huh! Pero laban Japan, ganyan talaga. Hindi tayo magpapatalo sa kapaguran siya. Grapes, wala na tayong grapes. Onion, hindi ko pala nabigyan si Darin ni kung onion. Tapos, tama-tama na yung itlog. Oh, kasi ubos ng itlog namin daw. May basag ba to? Ah, tinapon nila kasi kulang yung nasa box. Ayan, kulang. Ma-expire po palang itlog. Kasi yung expiration nila, February 26. Diba? Ngayon ko lang nalaman na pwede palang ma-expire ang itlog. Kasi pagkaalam ko, basta ilagay mo lang yung itlog sa ref, hindi naman po yan siya masisira. And then, salad. Uy, gawan ko sana si Pars ng salad kasi wala pala akong cucumber at kamatis, grapes. Ito yung sabi ko na tinatry ko talagang makuha kanina kasi masarap to. Ang indeng, hindi ko maabot ang laman ni Mr. Bean. Nahihirapan yung Mars nyo kanina doon. Tatlo pa lang pack ko ng grapes yung makuha natin doon. Tapos orange. Ay! Basa! Basa! Mixo! Mixo! Uruta! Parang ang sarap magkape. Pero late naman magkape. Uy, uy, matamis tong orange na nakuha natin kasi Clemente yung ano niya, variety. Tatlo yung sira sa isang plastic. Ayun kayo, sira. Tapo natin yan. Wala, udaghan sa globo yung ating grapes, pero kunin lang natin yung sira. At of course, yung matitira, yun lang okay pa. Kasi, ay, kahumok na ba? Kasi minsan, yung tinatapon nila, sa isang pack, merong bulok. Eh, ayaw na nila mag-aksaya ng oras. I-separate yung bulok sa okay pa. Yeah, na tinatapon. Ito, okay pa naman to. Hugasan lang po, ibabad. Okay na. Ay, mas easy doon sa lababo kasi diretso sa hugasan. Madami na naman yung stock ng ating onion. Tinanggal ko lang yung luma kasi tumubo na tapos nag-dry na. Oh, mita, auto, auto. Oh, yung auto, auto. Ang dal-dal. Lipat ko lang yung ating itlog. Oh, auto, auto. Yo, yo. Ah. Ay, ito, basag siya. Siguro sa pagtapon to, pero okay pa yun. Nilipat ko lang yung box niya kasi ito basa sa ilalim. Sayang, isa lang. Pero okay lang mo at least, di ba? Kahit isa lang, hindi pa rin ako bibili dahil meron na tayo itlog. Tapos, yung ating onion. Ito pa yung ating patatas. Madami pa kaming patatas dito. May tatlong pack pa kami ng patatas. Ayan, no? Yun pa yung patatas natin last time. Kaya hindi mo na ako kumuha doon ng patatas next time na. Kasi masisira lang din yan eh pag ilagay ko dito. Ayan. Onion na naman tayo. Tapos, bigyan ko at hatiran ko si Biena ng ating grapes. Speaking of Bienan pala, si Bienan, yung wala ako dito, na isugod pala yan si Bienan sa ospital. No, Mixo! So, yun nga, na isugod si Bienan sa ospital at hindi ako sinabihan ni Pars nung andun pa ako sa bakasyon kasi ayaw niyang ma-worry ako. Alam niya talaga, basta ganyan, pagdating kay Bienan, ma-worry talaga ako. Kaya nung dumating ako dito, sinabihan niya ako kinabukasan na si Bienan natin ay sinugod sa ospital.
Friday daw yun. Kailan ba yun? Friday. Oh, Friday yung sabi ni Pars dahil one week ago, bago ako umalis, si Bianan, nagkaroon siya ng flu. Tapos ang taas ng kanyang fever, umabot na ng 38 to 39. And then, yung kanyang heart, mabilis daw mag-beat. So, parang minsan nahirapan daw siya huminga, kaya tinawagan daw si Pars, and then advice ni Pars na tumawag ka na lang ng emergency, kasi hindi rin makahatid ni Pars dahil hindi rin naman siya makakapasok doon. At least pag yung emergency, malalaman talaga agad nila kung ano yung nangyayari. Tapos, magdala ng ambulance doon sa hospital. So, nung tumawag daw si Bianan sa hospital, 10 minutes lang, dumating daw agad yung mga rescuer, may dala na ambulance, chinek siya. Tapos yung nakita doon na parang iba talaga yung heart niya, yung sobrang bilis daw mag ano ba, beat. Ayun, dinala siya ng ambulance doon sa hospital. Pero mabilis lang daw si Bianan doon sa hospital. 4 hours lang daw siya doon after nung mabigyan siya ng gamot, pinauwi din siya agad ng doktor. So, at least hindi gaano kalala yung nangyari kay Bianan. Inaway ko talaga si Par. Sabi ko, bakit di mo ako sinabihan? Sabi niya, kung sasabihin niya daw, baka hindi ko daw ma-enjoy yung bakasyon ko. Kaya okay lang naman daw si Bianan, hindi naman daw as in yung sobrang sama nangyari sa kanya. Kaya pinaliban niya na lang muna. Si Pars kasi pag may mga ganyang importanteng bagay, hindi yan siya magsasabi talaga agad sa akin through call or cellphone. Aantayin niya ako na makauwi ng bahay tapos dyan niya sasabihin. Like nung namatay yung kanyang stepdad, naabutan ko pa kasi noon, andito na ako that time nung namatay ang kanyang stepdad. Nasa school ako noon, and then nung pagdating ko dito sa bahay, wala pa mikso noon, bago pa lang ako dito sa Finland, 6 months pa lang ako. Pagdating ko dito, tuwang-tuwa pa ako noon kasi may nangyari sa school na sobrang naikatuwa ako. And pagdating ko dito sa bahay, si Pars natin umiiyak. And sabi ko, ano nangyari? Yun yung time na sinabi niya sa akin na pumanaw na yung kanyang stepdad. Kasi yung stepdad ni Pars, parang tatay na yun sa kanya. Akalain niyo po ah. Naging stepdad niya yon mula nung 8 years old siya. Tapos si Pars ngayon ay nasa 50 na. Kaya nung pumanaw yung kanyang stepdad, sobrang ano talaga ni Pars. Yung truth father niya talaga, iniyakan niya ng sobra-sobra kasi yun yung nagpalaki sa kanya. Tapos inaruga siya ng maayos nung stepdad na yon. Yung stepdad niya yon at yung kanyang mama, hindi sila nagkaroon ng anak. Dahil both side nila, yung mama ni Marco, meron na silang 3 magkapatid. Tapos yung sa stepdad ni Pars, merong 2 anak na lalaki. So, that time, yung stepdad ni Pars at si Bianna, nag-decide na lang na hindi na sila mag-anak kasi meron naman silang mga anak both side. Kaya yung stepdad ni Marco ay siya talaga yung tumayong tatay ni Pars natin from 8 years old hanggang pumanaw yung kanyang stepdad. Kaya hindi lang siya stepdad, yung totoong tatay din yun kay Pars natin. Kaya mga ganyan, inaano talaga ako ni Pars na sa personal sabihin. Lay, babad pala natin tong ating beef o kasi bigay... Rituhin pa natin yan. Wala pala kaming cucumber. So, ang gagawin natin dito, fry lang natin to kasi steak naman to. All ko file. And then, french fries. Meron tayong french fries doon. Bumili pala si Pars nung wala ako dito. Well, isa yan sa gustong kainin ng ating mix of french fries. Pagsawa na yan sa kanin, di kaya tinapay, maghanap yan ng french fries. Marunong na yan mag open ang freezer natin. Tingnan nyo kanina. Siya lang nagbukas no. Naghahanap ng ice cream. Pag hindi tago yung ice cream, ay ubos talaga yan kasi
babalikan niya yung freezer at saan yung ice cream. Yung magligpit muna ako dito. Kasi medyo makalat-kalat yung aming kusina. Yung nakuha nating grapes, ang tamis. Ang dami na akong nakain. Tapos ito yung kaibiyanan natin. Mamaya ko ito ihatid pag andito na si Pars. Kasi si Mixo natin, wawalay yan dun sa hallway pag bitbitin natin. Hindi naman tayo pwede pumasok ngayon kaibiyanan kasi masama pa yung pakiramdam niya. Kaya mamaya na lang. Tapos yung ating Mixo dito. Nasa ilalim ng lamesa, naglalaro. Nanonood ng TV. Ito mo po ako. Dito na si Pash. Give hug, daddy. Hug, hug, hug. Wala ikaw. Namiss nila yung isa't isa kasi 6 days sila magkasama. Lupo. Ha? Yatsuki lupo. Yatsuki. Ayats, memu yatsuki lupo. Pita ostalisa. Yo. Kala ko mamaya pa siya alas 8 uwi. Wala pa 7:30. Yung kanyang pagkain hindi pa ready. Naglagay pa ako ng french fries dun sa oven natin. Tapos ito, sabi niya, siya na lang daw ang magprito. Hindi naman ako marunong magprito nito. Baka ma-overcook ko lang din. Ito, ready na to. Yung ating karne. Tapos kunin ko lang yung french fries doon dahil ilalagay natin dito sa ating little oven. Mix up. Nothing. Kasi si Mixo natin, pinakuha ko ng diaper, iba yung nakita, yung pulbos, at nilagay sa mukha niya. Mixo! Hi! Wala na dyan. Ay, show your face. Puno ng pulbos. Nag-make it. Sakit yung chan ko. Kinuha ko yung pulbos kasi laruin niya to. Baka maya niya na puno na yung pulbos yung ating floor dyan dahil sa kagawa ng ating Mixo. Mukha yung ganyan dyan. Dinalagay talaga sa camera. Kawawa mo itong aking parsley. Siya na lang yung nagprito. Kasi hindi naman siya nag-message na coming na pala. Pars, why you did that message me that you're coming? I can fry that. I was planning on like how I do it. Ah, you fry it by yourself. Yeah. Yeah, because you don't trust my babe. You know my... I wanted to hit it like flat. Ah. Kasi pag ako nagprito niyan, walang kalasa-lasa. Iba kasi talaga yung steak ni Pars kumpara sa akin. Nagprito ako niya. Hindi niya nagustuhan, inulit niya yung nilagyan niya ng seasoning ba. Kaya siguro inigahan niya. How's the fries? Me too. Ah, yan yung french fries ni Pars. We don't have salad, Rakas. No need. No need. No need, it's healthy. Yo. Ayo. It's not healthy, it's unhealthy, no? No, it's not so. No need salad, it's healthy. Ah, no, actually, it's not so unhealthy because the fries is in the oven. Fries and steak, it is unhealthy. Really? Why? Red meat, not good. Hey, red meat is good. No, it's not. It's much more unhealthy than, for example, white meat like chicken. And also like pork. Hey, it's why not healthy? Why I read that red meat? If you're doing diet, you eat red meat. It got nothing to do with diet. Like it means everything to do with like those cholesterol levels. Like that. But no, as far as I understand, when I check some healthy diet, red meat is also include. May iba-iba tayong opinion. Kasi dati nung meron pa akong yung fina-follow na recipe sa pagda-diet ko, red meat talaga.
Meron. Lumi, Diyosato. Sus, dami kartihan. Lagi na lang ikit yung paa niya. Kanina pa yan. Pata, istrumto. Sita ba't surupo? Siya tiyang balkon, eh. May mga ito. O, paa ito. Mukha. Ituli, ay tuli. Come here, mama. You're so white. You're so white. And smell is so good. Yeah. Katuwa mo itong ating Mixo eh. Sleeping time na si Mixo. Nakapangano pa siya elf na attire. Ayan. Ito na yung aming bagong routine every night. Bago siya matulog, nagbabasa ako ng kiriya or books. Pero finish po to. Ito yung napili niya. Yan. Animals. Yan. Animals Moo. Book. Moo. Moo. Mixo? Huh? What is the sounds of this? Toy. Moo. How about the cat? Toy. Good. How about the chicken? Chicken. Die. Chick, 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 chicken. I die. Yes, this is the chicken. Where's the chicken? Die. There? From the picture. Where's the chicken? Die. Where is the chicken? Show. Show to me the chicken. Where? Die. Ah, good boy. How about the cat? Die. Good job. How about the... Yes, good job. How about the cow? Cow, guys. Viva. Good job, Mixo. Moo, go. Moo, ayan. Alam na alam mo yung... Moo. How many moo? A, E, E, O, B. A. Ha? Let's count. Uksi. Two. Uksi. Sano. Yksi. Kaksi. 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 Kolme. Kolo. Kol. Kol. Mi. Mi. Kolme. A. Ja neljä. Neljä. Okay, let's count. Let's count. No. Yksi. Nao. Nao. Follow mama. Follow mama. Yksi, kaksi, hindi man ito nakikinig, tinuturuan ko. May sarili man itong mundo. May sariling mundo yan, Mixo. Hmm? Say good night na to them. Good night na, good night. Hey, auntie. Ah, more. Oh, you want more? Oh, lamas. Llamas. Ah. Oh. What is the sound of llamas? Die. Sheep. Good job. Me. 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 Ay halwat. Siya halwat ita ay tiluk ya. Yeah. Gusto niya magbasa daw ako kasi gusto niya makinig. So magbasa tayo. Lampat vihtyvät irti sen hyvin suurissa laumassa. Päivisen... Pupu! No missä pupun? Ah. No mene hakee pupu. Ang daming advertise nitong Mixo na to. So ayan, mag-iena po tayo ng ating vlog. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome, welcome po. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next video and good night po sa inyong lahat.